nagbabalita mula. Next natin ha, sa pagpapatuloy dyan, eto, konektado po yan ha. House Committee on Public Order and Safety earlier today, Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. asked Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. if he believes that his personnel at the New Bilibid Prison are involved in the issue of the missing person deprived. Ito ang itatanong dito, kung involved ba yung mga yung gwardiya diyan sa merong mga empleyado, may staff sila diyan na involved sa mga anomalya diyan sa loob. Of Liberty or PDL. He was referring to Michael Angelo Cataroja, who was reported missing last July 15 and previously pronounced dead after his body was discovered in a septic tank in the maximum security compound. Okay, palagay niyo kaya yung problema po ng PDL, sino yun? Katamora ba yun? Cataroja ba yun? Palagay niyo kaya merong mga guards ninyo ang involved dyan? Director, yan ang tanong ha. Kung meron ba mga guards ninyo ang involved dyan? Katapang said the Bucor will investigate the matter. But the official admits that some of the NBP personnel are ready to shed light on the issue of the missing PDL. Sa madaling panahon po, I will submit to you kasi may mga gusto na rin magsalita. Kano katagal yung sa madaling panahon? Kasi yun po sagot niya eh. Isasubmit nila yung sagot sa madaling panahon. Gaano po kadali yung panahon na yon? Kasi sabi nyo, case closed na. Sabi nyo, susuko si Bantag. Hanggang ngayon, hindi pa sumusuko. May sinasabi ninyo, kakasuhan si Tevez. Hanggang ngayon, wala pang kaso. Anong nangyari? Rebellion. Okay? Matanong ko lang, gaano kadalas ang minsan? Gaano kabilis yung o gaano katagal yung sa madaling panahon? Dahil naapektuhan din sila sa gulo na nangyayari. So hopefully in 2 weeks time o 1 week time, malaman na natin kung sino yung mga... O yan, tandaan nyo ha? Okay. In 2 weeks time and or in 1 week time, malalaman na natin kung sino-sino ang mga involved dyan. Pero may tanong ako sa inyo. Ha? Kasi... Diyan po tayo nagkakaproblema sa oras na binibigay. Okay? Kailan nagsona? Anong araw nagsona? Sige nga, matanong ko kayo. Kailan nagkaroon ng sona? Hindi nyo rin alam? Hello? Monday, July 24. So, that was 2 weeks na. Ha? O magto-2 weeks na. Tama ba? O magto-2 weeks na. Sabi ni Marcos sa sona, ipaiimbestigahan na yung smuggling. Bilang na ang araw ninyo. Meron na bang iniimbestigahan? Iniimbestigahan na ba yung nasa listahan nila speaker na inilabas dati? Segway ko lang. Marcos. Kasi ito mahilig sila magbigay ng mga ano eh. O, bilang na araw nyo. Iniimbestigahan na ba? Kung wala kayong iniimbestigahan, Marcos, ginagawa kang tanga na itong mga nakapaligid sa'yo. Dakdak ka lang ng dakdak, wala silang ginagawa. Napapahiya ka po. Ha? Yung mga taong dapat gumagalaw dyan patungkol sa smuggling investigation na yan, itsapwera nyo na. Nagsalita na ang presidente, hindi pa kayo gumagalaw. O ngayon, in 1 week or 2 weeks, tandaan nyo ha. Malakas. Ako, makakalimutin ako, pero pagka ganyan, matatandaan ko yan. Sisingiling ko yan, utang yan eh. O, in 1 week or 2 weeks, ilalabas. Tandaan nyo yan ha. Kasama o kakunaib sa nangyayari po sa Bucor. Ayan. Ilalabas nila yung kung sino ang mga kasabwat dyan sa Bucor. Sa ngayon, hindi sila makapagsalita. Paalala ko lang po, para sa mga madlang people na hindi po nakakaalam. Kasi ganyan po ang style nila. Gusto nilang makalimot. So, ipaalala ko sa inyo, pagkasuspindi pa lang ni DG Bantag, yan po ang sabi niya, bakit dinama yung mga tao niya? Lahat po pinagtatalsik. Lahat pinagsisisante, lahat pinaglilipat, tapos pinagpapapalitan. Okay? Baka mamaya, isisi na naman. Ito na naman siya. Sabi nga ni magbantag-bantag ka na naman. Ha? Sabi ni Busita, ni Kong Busita,
baka magbantag-bantag ka na naman, ha? Oh. Kasi baka lumabas, pinagtatanggal na yung tao ni DJ Bantag, baka mamaya merong isa o dalawa o tatlong tao na iwan doon kay DJ Bantag, tapos lahat isisi doon sa tao na yan. Excuse me po, kayo po ang naglagay ng tao dyan. Ha? Sana lang, I mean, hindi ko po kayo pinapangunahan, pero sanay na po kami sa pattern. Baka mamaya papatak na naman yan kay Bantag. Baka mamaya, yung may kasalanan dyan, tao ni Bantag. Ha? Oh. Paalala lang po, pinagpapalitan nyo po yung tao ni Bantag. Nilagyan nyo ng tao nyo. So, kung may kapalpakan sila, kayo ang dapat managot. Same thing with SOJ. Kung may kapalpakan to si Katapang, dapat ang managot dyan si SOJ. Assume responsibility. Kasi kayo naglagay dyan eh. Ah, please, wag isisi kay Bantag, ha? According to Katapang, there are already 700 NBP personnel who are being investigated. Meanwhile, Justice Secretary Crispin Remulla withdrew his previous statement that Cataroja was found decapitated. Ipin ninyo, ha? 700 na iniimbestigahan. Ang dating lang sa akin, napaka pinagpapalitan yung tao ni Bantag. Siyempre, maiisipin mo na, ay siguro, para sa tingin nila, kailangan magpalit sila dyan ng katiwala nila. Or maglalagay sila dyan sa tingin nila na mas magaling. Tapos yan pala, 700 ang iniimbestigahan. Ano yun? E di sana, kung palpak din yung mga tao dyan, sana niretain nyo na lang yung tao ni Bantag. Pero ako, sa akin lang, mas maganda nga pinagtatanggal na eh. Kasi baka bumelta kay Bantag eh. Baka sabihin, eh kasabuhat kasi ni Bantag. Alam naman natin yan sila Katapang. Bantag na lang parati. Hindi ako nagsabi niya na Katapang, si Busita. Ted inside NBP, Secretary Remulla said he was given false information. Linawin ko lang kung yung nangyari ha. Ayan, naulit na po yan ha. Ayan yung kanina diniscuss natin. Oh. Basa na muna tayo ha, bago tayo pumunta sa susunod na topic. Bago tayo pumunta na may nakahanap ng kakampi to si Tevez. Sa aking ano lang ha, Sydney Ossie, diverted na ang issue ng smuggling. Kaya po huwag kayong makakalimut. Kaya ako nire-remind ko sa inyo, nakakalimutan ko lang yung exact date, pero hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni BBM, ni Marcos, na bilang na araw nyo. Kaya nagbibilang kami. Kasi yan din yung sinabi nung pinsan niya eh. Your days are numbered. Hanggang ngayon, wala pang naiimbestigahan dun sa nakalista. O eto naman siya, bilang na araw nyo, asan na? May nahuhuli na ba? May iniimbestigahan na ba? May nakukulong na ba? May nasasampahan na ba? Meron ba nangyayari sa utos ng presidente nyo? Eh, huwag tayong makakalimot, ha? Kahit i-divert nila ang issue sa smuggling, singilin natin kay president, sinabi niya yan sa SONA. Mga bashers, paalala ko lang, hindi ako nagsabi niyan, yung presidente nyo. Magpapaalala lang ako lagi. Parot ako, ulit-ulitin ko sa inyo. Lalo dyan sa Facebook. Ha? Ang daming bashers dyan. Eva, nakakatakot yung mga gusto ng mga magsalita na sinasabi ni Katapang. Ano naman kasinungalingan kaya? Oo nga, no? Baka may gusto nang magsalita. May nagsalita. Kasalanan po kasi ito ni Tevez. Kasalanan ito ni Bantag. Hey, dali na. Sabi naman dito, Coach, 700 PDL pa ang iimbestigahan. Mahabang panahon pa yan. Hanggang magkalimutan, galawang tamad yan. Hey, naku, ewan ko sa kanila. You see, posible, pwede rin eh. Alam nyo kung bakit. May possibility na yung script, tandaan natin ha, may involved na script dyan. Nagkawindang-windang sila eh. Na fake news. So reorganize sila ng kanilang facts. Ako nakita ko lang dyan ha. Pag sinabi lang ni Bantag na pinasipsip niya yan, bago siya umalis, tapos na sila eh. So yung sinasabi nilang buto, kunwari sabihin nila, ang daming buto namin nakita, buto ng mga tao, etc., etc. Tapos biglang magsabi si Bantag, eto ang proof ko sa malabanan, pinasipsip ko ng ganitong buwan bago ako umalis. Eh di bumuelta sa kanila lahat yung buto. Di ba? Sa kanila bumuelta. Bakit? Nasipsip na yun eh. Kaya may inaayos pa dyan, ha? O yun, ano ko lang ha, sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po. At sa Facebook, follow po ha. O huwag kakalimutan, Coach Oli News PH.
Evelyn Delay, ano nangyari kay Kong Tulfo na imbestiga ng baril? Yun nga, medyo nahano ako dyan eh. Yung barilan ang iimbestigahan, paano nakakapasok, may high power guns, bakit napunta sa septic tank eh. Relax lang, Gemma, pasyente. I mean, tagal naman ng ano, EDSA 3. Inaantay yan ni ano eh. Inaantay yan ni Kong Tebes. Ang buto, isa lang, hindi pa buto ng tao, ayon kay doktora, but still for examination. Baka nga nagkakamali sila dyan, hindi sila pwede mag-react dyan, baka bumelta sa kanila. Maling-mali yun. Maling-mali yun sasabihin nilang, ano, na may buto dyan, babelta sa kanila.